Sa ngayon po, ang atin naman discuss ay yung from 1-day-old up to the marketable age. Ang manok po kasi mas masarap po ang lasa kung ibinta po natin na kung saan i-dress na natin po, uikatay natin po na kung saan ang edad po ay mga 3 buwan, o di kaya yung bigat po ay umaabot na ng 750 to 900 grams. Ang bahay po ng manok na kinakailangan natin sa paglaga ng grow out po, maraming design po. No? Makikita niyo po na kung saan dito po sa CPO, binevelop barrio space. Ang isa po sa pinaka-importanting consideration natin is that una-una base, no, saan po tayo pwede makabili ng CCU. Ang isa po doon na dapat natin consider is that yung source, at the same time po ang purity ng ating stocks. Bakit po na dapat ang sources natin ay kilala natin? No? Otherwise po, baka ang binibigay po sa atin ay hindi po pure na native chicken. Upon arrival po ng manok po natin, no, from the bio sources kung saan man yung kinuha niyan, siguruhin nyo muna, tanungin nyo muna yung pagkukunan nyo kung ito manok po ay nabakunahan o wala. Kung may bakuna po, tanungin natin kung ano klaseng bakuna. Very critical po kung ang manok po nang galing sa ating sources ay nakabakuna. Pag may namatay po na sisiyo, pakiusap lang po, huwag natin itapon sa gilid-gilid lang, masabuting ilibing natin. Otherwise, tayo po ay nagdadala po ng sakit sa ating lokalidad. Now, pagdating po ng sisiyo, no, ang isang pamamaraan po para matulungan po ang sisiyo against stress ay kung mayroon po tayong tubig ng nyog, no, nyog na ginagawa pong pangsalad po. Mas masarap kasi yung tubig ng nyog na yan kasi ang tawag doon is para pang supplement doon as electrolyte. Painumin po natin yung manok natin. Kung wala po tayong tubig ng nyog, ang isa po ay pwede din gamitin natin yung asukal po. Pero yung asukal na gamitin natin po, wag pong yung refined o di kaya sugar. Preferably po, lagyan po natin ng isang kutsara po ng Muscova de sugar for every liter of tubig. Ipainom po natin sa ating mga sisiyo kung ang sisiyo po ay bagong dating. Start muna tayo doon sa may brooding. May dalawang system po tayo ng brooding. No, meron tayong tawag dito ay pireless brooding technique. Ang pireless brooding technique po ay hindi gumagamit ng anong source ng init. Ang ginagamit lang po ay litter material na kung saan ang litter material to po ay made up of what we call the rysal. Yan po ko ang rysal po ay marami sa ating lugar. Pero kung pwede po na bago natin gamitin yung rysal po, kung pwede po pahanginan natin ng konti o iwinaw natin. Bakit? It is because ng mga dust na nandoon po, na critical po, baka pag scratch ng ating manok, ang mangyari doon po ay baka pumasok doon yung mga finer dust doon sa trachea ng ating manok, baka magdulot po ng sakit sa ating mga sisiyo. So mas mabuti na po pahanginan o di kaya iwinaw natin para po maalis yan. And usually sa pireless brooding technique po, ang dimension usually niyan ay huwag po nating damihan yung manok. Baka ang mangyari po, baka masubrang ginaw po, ang tendency po ay mag-stuck-stuck sila. To the point na baka yung nasa ilalim po, baka mamamatay. Preferably po, ang 1 square meter po, in the first 1 month po, ilagyan po natin ng about 15 heads of DOC. Lagyan po natin ng pensa po paligid para hindi maka-mix yung iba. O di kaya kung sa mga lugar naman po na kung saan walang kuryente po at saka marami pong uling doon sa lugar nyo, you can use what they call the charcoal feed heater. Itong isang brooder na po na ito, ang capacity po nito is about 2 kilograms of charcoal po. Ang 2 kilograms of charcoal, pwede ito pong makapagbigay ng init sa manok nyo na umabot hanggang 150 heads. Lagyan po natin ng konting brooder guard po. Ang brooder guard po, makikita niyo po yung GI sheet na nakorting pong bilog na kung saan yung mga sisiyo ay nasa loob. Tingnan natin na hindi masyado malapit sa ating mga manok, baka ang mangyari doon po ay mapasok, masunog ang ating mga sisiyo. Sa native chicken po, ang brooder po is na lente natin. Ang brooder age natin is umabot dito, no, from day 1, no, 1 day old hanggang 30 days old. So, ibig sabihin, dapat ibigay po natin yung patuka na kung saan sinasabi ating native chicken supplemental feeds for pre-starter o brooder. So, ang pili po natin gamitin na patuka po ay ang CPU feeds, booster feeds, no, na para talaga sa mga sisiyo na nag-edad 1 day old to 30 days old. Gaano ba karami ang dapat natin gamitin na patuka dito?
from 1 to 7 days po na sa isang linggo po, ang kinakailangan po ng manok natin po is at the average of 3 grams per head. Ibig sabihin, pag may 100 heads ka, i-multiply mo lang yung 3 grams in 100 head. That is your daily feed consumption for 1 week. At 8 to 14 days naman po, no, yung ating CCU po naman, ang kinakailangan naman is about 9 grams per day. Pagdating naman from 15 to 21 days, ang kinakailangan po natin is about mga 15 grams naman, no, average daily feed consumption. From 22 to 28 days naman, yung ating average daily consumption is 20 grams per day. At the 29 to 35 days po, dito po nagsisimula po yung starter age, na kung saan yung average feed consumption niya umaabot na ng hanggang 27 grams. At from 36 to 42 days naman, ang kanyang average daily consumption is 34 grams. From 43 to 49 days naman, yung average daily feed consumption ng manok natin po is 42 grams. Pero at 50 to 56 days, yung consumption po ay tumaas hanggang 50 grams per day. Yung guar feeds naman natin, na mag-start po from 57 to 90 days. No? So, 57 to 63 days po, ang requirement po average daily feed consumption is 58 grams. Tapos, 64 to 70 days, umabot ng 66 grams per day yung feed consumption. From 71 to 77 days, ang average daily feed consumption is about 74 grams. Pagdating po ng 78 to 84 days, yung kanyang daily feed consumption umakyat na ng 83 grams. From 85 to 91 days, akyat niya na ng 90 grams per day sa frequency ng patuka. At the booster age po, preferably po bigyan po natin in the first 2 weeks po ad libitum po. Ibig sabihin, no, lagyan pa natin ng patuka hanggang kaya tukain ng ating mga CCU. Samantala po, pagdating doon sa starter hanggang doon sa grower at 90 days, ibig sabihin from 29 to 90 days po, kung pwede po, restricted feeding po tayo. Bakit? Ang manok po na native chicken, once na mapuno po yung kanyang balon-balonan po, hindi natutuka yun. Ang nangyari doon is crush pa nila yung patuka. Sayang, mawala lang yung ating mga patuka. So, one way po na dapat gamitin natin, 3 times po ang ating feeding. Isa po sa umaga, no, tapos sa pananghali. Pero lagyan po natin, ang pinakamarami pong tuka ng manok natin is doon sa umaga at saka sa hapon na kung saan po medyo malamig yung panahon. Pero sa tanghalian po, kaunti lang dapat i-guide po natin. Bakit? Pag mainit pong panahon, kaunti po ang tinutuka ng ating mga manok. Ang tanong ngayon, paano po Doc mapa-reduce yung feed cost natin? One way on how to reduce the feed cost, not only reduction of feed cost, but papataas pa ng resistensya ng manok sa sakit at the same time nagpapasarap po sa lasa ng manok natin po. Ang gawin natin ganito po, after 60 days po, ang gawin po natin, no, kung meron po tayong makukunan po ng kangkong o di kaya mga damo dyan, na kung saan mga soft grasses, no, o trochanthera po, ang ating gawin ganito po, paki-finely chop, tapos po i-mix natin sa patuka ng ating manok. Ang gawin po natin yung combination po ganito. Sa unang combination po, preferably po kaunti-kaunti lang. Bakit? Kasi yung manok natin po baka manibago, madala yan ng stress. Kaunti-kaunti lang po hanggang maka-adapt yung manok nyo po sa mga green varieties po. Pagkatapos po, ang gawin natin, once na maka-adapt po sila, gawin po natin yung combination, preferably is 25% ang grasses, finely chopped grasses, at 75% po yung supplemental feeds. Sa aming competition po, out of 1,200 chicken na data na kinuha namin, nagpapakita po na pag naka-full feeding tayo gamit yung CPU feeds, ang consumption po ay umaabot from 3,500 to 4,000 grams po ang bawat manok. Samantala, pag gumamit po tayo ng additional na green grasses o di kaya mga trochanthera o kangkong po, yung consumption po ng manok natin bumababa hanggang po sa 2.75 to 3 kilograms, no, ang consumption niya hanggang marating niya yung marketable age niya o yung marketable weight niya. So, yan po ang isang pamaraan po para ma-reduce po natin yung mga kagastuhan natin sa patuka po. Mas mabuti po na ang ating manok po ay alagaan natin hanggang 90 days. Bakit po? After 90 days po, dumadami na yung patuka, pero yung
average daily weight gain po ay bumaba. Ibig sabihin, no, hindi na po enough yung weight gain niya para sa gastos natin po sa putoka. So, the better po na hanggang 90 days po tayo. Pero dapat po ating consider na itong data natin po ay yung CCO dapat is about 40 grams yung initial weight niya. Ngayon po, ano po ang palaging sakit na manok natin pag inalagaan natin, no? Using what they call the commercial way of production. In the first few days po na pag-alaga natin, within 1 month po, ang pinaka-common po natin dito pag hindi po maganda yung init po. Sa mga gumagamit po ng parlous brooding technique po, dapat po supplementuhan po natin. Ano po dapat i-supplemento natin? Ang combination po, ang tag namin dito is ang brooding suspension. Ano po ang laman ng brooding suspension? Yun po ay combination ng moringa po, extract, sibuyas na bulb po, no, onion, at saka yung ginger po. Yung pure extract niya po ay pwede natin gamitin. Pwede po gamitin natin na kung saan yung proportion po ay equal. Yung extract po natin, ibig sabihin, yung sabaw lang po ang pwede gamitin. Ang pure extract po dapat na-store natin po under not po under the room temperature, but it should be stored within the freezer or refrigerator. Yung concentration po, gaano ba kadami sa isang liter tubig? Preferably po, lagyan po natin ng about 3 to 6 tablespoon po per liter of water. Mas maganda po o mas mainam po ng tubigan ng ating manok po, iba sa hapon, iba sa umaga po, iba sa hapon. Bakit? That is one way on how to prevent the infection. Aside from yung pagbigay ng natural na init, yung brooding suspension po, yung binigay natin na phytobiotics po, yan po ay kung saan, no, aside from helping the chicken to cope with the environment na medyo maginaw po, ang isa po doon, natutulong din siya para makontrol yung halak, no, yung sipon po o ubo ng ating manok po ay one way na makontrol, no, using what they call the brooding suspension. After naman po, from 3 to 4 weeks po, ang ating namang gamitin po ay Vita Hot, no? Ang Vita Hot po ay combination po ng ating kalamansi at saka yung siring na buyo. That is also one way on how to help nakup yung ating manok sa deficiency po sa vitamin C at sa ibang nutrient po. So, yun po ang mga piliin tayong magamit. Pag ang ating manok po ay palaging inuubo o sinisipon po, ang dahon po ng oregano po, ang extract po ay pwede po natin gamitin. In terms of controlling ng presensya ng ikulay, if ever na mayroon po, ang paggamit po natin ng extract ng moringa extract, yung malunggay po, pwede natin magamit. Ang pure extract po niyan, pwede natin gamitin na 6 tablespoon per liter of water. Pero po, atin po dapat na i-consider po na wag po natin araw-araw ibigay yan. Mas mabuting palit-palitan natin. For example, once a week, no, or twice a week po ang ating magamit. Sa nang problema po sa mga bulate po, ang isa sa magandang gamitin po natin is yung betel nut, no? Yung bunga po na ginagamit po panganga, no? Huwag po natin gamitin yung mature po kasi yung mature po kasi hindi gaano ka-effective compare natin doon sa medyo bata pa po. Another way po, marami yung tuba doon sa atin, no? That is from coconut po, no? Ang kukusa po, tadi po, pili po natin ilagay yon sa ating manok po. Ang tadi po ay essential na pamurga, not only pamurga, but also source ng ating vitamins and minerals na nagpapasarap pa, no, ng karne ng ating manok. Ang palaging sabi po ng mga mamimili po ng native chicken na matigas yung laman, kesyo hindi juicy. Alam po natin yung pinakasekreto doon para maging juicy yung karne ng manok natin at saka maging tender po. Ang ating pong gawin is huwag natin po pag-alain masyado. No. Preferably po, kung makita po natin, limited po ang area ng ranging area nila. Uli kaya kung malimited yung space natin po, pili na full confinement natin. Pero, tingnan po natin dapat may mga access to natural light. We have tested na po na kung saan yung manok namin po is under deep semi-confined condition at yung naka-confined po na kung saan, no, mas masarap po ang karin ng manok na doon sa loob na confinement kasi mas juicer saya at saka mas tender po yung karne po. Tandaan po natin, may pera po sa native chicken.
sa totoo po, yung demand po ng team chicken ay tumataas. Marami po naghahanap. Ang problema na natin po, yung supply po. As long as we are using what they call the backyard technology on raising native chicken po, hindi po natin masupply ang demand. One way on how to cope with the demand is dapat po sundin natin yung commercial scale of production po. So, sa ulit po, na ito po si Dr. Jaime C. Cabarles Jr. Nagpapasalamat po sa DIBAR sa pagbigay sa amin po ng panahon at saka yung suporta po para mapagpatuloy ang kain namin po sa pag-develop po ng technology and commercial production of Philippine organic native chicken.